Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos. Bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, hoodie or cap na available na ngayon sa Pilipinas mga kabasketball sa ating Philippine online stores at sa ating international US store at ipadala ang inyong mga litrato, suot ang inyong merchandise sa isportzonetv@gmail.com kung saan at paano makabili ng iSport Zone merchandise. Ang links ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merch sa merchiful.com at sa shirtly.ph at sa Facebook sa Marquee's Clothing Line. Kung ikaw naman ay nasa labas ng Pilipinas, teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. Less than 3 weeks na lang ay NBA draft na mga kabasketball, kaya naman dapat lang din naman natin natutukan o silipin ng ilang mga kandidato. Gaya na lang nitong Israeli na si Denny Avdija. Nabatang bata pa pero kasama sa top 5 sa mga projections para sa darating na NBA draft. At kamakailan nga lang ay napabalita mga kabasketball na ito raw, Warriors staff ay talaga namang nawindang sa pagka-impress dito kay Denny Avdija sa ginawang workout sa Atlanta, Georgia. Abay, siguro naman alam na mga bataan nitong si Steve Kerr ang kanilang ginagawa at ang kanilang sinasabi pag sinabi nilang sila'y na-impress. At pinagtalunan pa nga ito sa ilang mga programa kagaya sa ESPN na sinasabing baka ang Warriors ay nagbibigay lamang ng misdirection at inililigaw ang kanilang mga kakompetensya sa NBA draft. Sabi nga ni Kendrick Perkins na ang GM daw ng Golden State Warriors ay mahilig maglaro ng mind games. Pero bakit nga ba pumapasok sa top 5 itong si Denny Avdija ng Israel? Ano ba ang meron sa kanya? Ano bang mga nagawa niya? Marami pang nagsasabi na maari daw na siya ang susunod na maging Luka Doncic. Dahil maraming pagkakaparehas ang kanilang laruan, plus hindi naman sila nagkakalayo ng kanilang mga height. Mas matangkad ng 2 inches itong si Denny, si Luka Doncic ay nakalista na 6'7 habang si Denny Avdija ay 6'9. Gaya ni Luka Doncic, itong si Denny Avdija ay papasok sa NBA ngayon na 19 years old pa lamang. At gaya rin ni Luka Doncic, ang ama nitong si Denny Avdija ay isang former basketball player din at ngayon ay nagco-coach. At gaya rin ni Luka mga kabasketball, itong si Denny ay naging professional basketball player para sa Maccabi Tel Aviv noong 2013. Ibig sabihin noon, kung 19 siya ngayon, ay 12 anyos pa lamang siya nung sumali siya. Nag-debut siya para sa senior team noong 2017 sa edad na 16 at siya ang naging pinakabatang miyembro sa history ng Maccabi Tel Aviv, isang Israeli team. At pagkatapos lamang ng 2 taon, siya ang pinakabatang player na naging MVP ng Israeli League. At hindi lang yun, pinangunahan niya ang kanyang koponan sa Israeli League Championship. At heto pa mga kabasketball, si Denny ngayon ay miyembro ng senior team ng Israel. At nung sumali siya sa youth tournaments ng FIBA Under 18, pinangunahan niya ang Israel sa back-to-back European Championships ng Under 18 sa 2018 and 2019. At nung huli ay siya pa ang naging MVP ng tournament. At hindi pa natatapos dyan mga kabasketball, nag-debut itong si Denny Avdija sa Israeli senior national team sa isang panalo laban sa isang malakas na team na Germany at nanalo nga sila 81-77 sa 2019 FIBA World Cup qualification stage. Noong Pebrero nitong 2020 lamang, siya'y gumawa ng 21 points and 8 rebounds sa 24 minuto lamang na paglaro sa isang 87-63 na panalo laban sa Romania sa Eurobasket 2021 qualifiers. Kamustahin naman natin ang kanyang pro career. Siya ay naglaro para sa Israeli basketball club na Maccabi Tel Aviv. Ang Maccabi Tel Aviv ay isa sa mga premier basketball organization sa labas ng Amerika. Sa kanyang 33 games itong nakaraang season, si Denny Avdija ay gumawa ng 12.9 points, 6.3 rebounds, 2.7 assists per game at mayroong 52.6% from the floor, mataas yan mga kabasketball, at 35.3% from beyond the arc. Ang 6'9 forward ay nagpakita rin ng matinding versatility bilang isa sa pinakamahusay na playmakers ng kanilang koponan, both on ball at off the ball, which is impressive dahil hindi naman siya gwardiya. At pag tinignan natin ang mga highlights niya mga kabasketball, ay talaga namang impressive siya considering na siya ay 19 years old pa lamang. Ang kumpiyansa niya para sa kanyang edad ay napakataas na makikita mo sa paraan ng kanyang pasa at sa mga bitiw niya sa malalayo.
Ang basketball IQ ay talaga namang mataas. At para sa isang 6'9 ay makikita nyo mabilis siya magdala ng bola, maliksi, at yun na nga may tira pa sa tres na maikukumpara mo nga sa bitaw nitong si Luka Doncic. At ito ang isa pa kung bakit ako na-impress mga kabasketball sa height niya na 6'9 ay kaya niyang kumuha ng defensive rebound sa kabilang court at ibababa na niya ng dire-diretso ang bola na parang may pagka Giannis Antetokounmpo at syempre Luka Doncic na din. Pero pag nagipit ay kaya niyang makita ang open man, talagang matured na at mataas talaga ang IQ at kung hindi man ay kaya niya rin pumukol sa tres. All around talaga ang batang ito. At ito pa ang isang importante mga kabasketball, itong si Denny Avdia ay isang polished defender na at komportableng bumantay sa multiple positions. May mga nagkukumpara din kay Denny, dito kay Danilo Gallinari ang diferensya lang nila mga kabasketball ay mas athletic na di hamak itong si Denny. Kung nakikinig kayo mga kabasketball sa sinabi ko kanina na mga averages niya ay hindi naman ganun kataasan. So bakit pumapasok sa top 5 itong si Denny Avdia? Simple lang ang sagot dyan mga kabasketball. Si Luka Doncic din ay nag-average lamang ng 9.2 points per game, 3.5 assists at 4.2 rebounds per game sa kanyang apat na season para sa Real Madrid. At itong si Denny ay nakasama rin sa Basketball Without Borders na kagaya rin ng ating Kai Soto. Sa mga hindi masyadong nakakaalam, ang nakukuha lamang o iniimbitahan sa Basketball Without Borders ng NBA ay yung talagang mga nasa pinakaibabaw na mga prospects na bata sa buong mundo. At heto ang pinaka-kicker ng lahat ng yan mga kabasketball, itong si Denny Avdia. Noong naglaro sa 2017 FIBA Under-16 European Championships, pinangunahan niya ang tournament with 12.6 rebounds and 5.3 assists per game, kasama pa ang 15.3 points per game. Noong 2018 sa FIBA Under-20 European Championships, pinangunahan niya ang Israel sa gold medal. Nag-average siya ng 12.7 points, 6.4 rebounds, 1.1 assists, and 1.3 steals per game. At noong 2019 sa FIBA Under-20 European Championships sa Tel Aviv, Israel, pinangunahan ni Denny Avdia ang kanyang bansa sa pagkuha ng pangalawang sunod na gold medal. Nag-average siya ng 18.4 points, 8.3 rebounds, 5.3 assists, 2.4 blocks at 2.1 steals per game. Opensa hanggang depensa mga kabasketball. Kaya naman nakuha niya ang MVP award at siya ang pangalawa sa pinakabatang player sa tournament na yun. At heto pa ang ilang icing on the cake mga kabasketball. Sa semifinal game laban sa France, gumawa siya ng 26 points, 11 rebounds at 5 steals. Alam naman natin na powerhouse ang France sa world tournaments. At sa finals laban sa mas malakas pa na Spain, gumawa si Denny ng 23 points, 7 assists, 5 rebounds at 3 blocks. Siguro naman nakukuha nyo na ang pinatutunguhan nito mga kabasketball. Isa lang ang pinakapanukat sa mga international na mga players at yan ay ang performance nila kadalasan. Hindi lang sa kanilang professional careers, kasama na din dyan ang kanilang laruan sa international tournaments dahil alam natin na ang mga players na nagre-representa sa lahat ng mga bansa sa international competitions ng FIBA, ayan na ang pinakamahuhusay na mga prospects sa buong mundo. Kaya kung dinodomina mo ang mga kalaban mo mula sa Spain, France at iba pang mga bansa, ay malamang sa malamang na ikaw ang pinakamahusay dun sa batch na yun at lalo na nakukumpara ang kanyang laruan kay Luka Doncic pati ang kanyang production doon sa EuroLeague ay malaki talaga ang potential ng batang ito at pwede nga na siya ang maging susunod na Luka Doncic kaya naman nakakatakot kung hindi makuha ito ng katulad ng Golden State Warriors o Minnesota Timberwolves na sa iba nakatingin yun pala ay siya ang hidden treasure sa NBA draft gaya ni Luka Doncic noon. Kaya sa iba dyan siguro naiintindihan nyo na kung bakit si Kai Soto ay nasa radar ng NBA dahil nung naglaro si Kai Soto doon sa FIBA Under-16. At sa mga sumunod pang tournament ay siya ang katangi-tanging pinakamahusay na sentro. Mabalik tayo kay Denny, kaya nga kung ikaw ang Golden State Warriors coaching staff ay mapapaisip ka talaga pagkatapos mong makita ang laruan nitong si Denny Avdia. Ang tanong dyan ay magsusugal kaya ang Golden State Warriors na sinabi nga na na-impress sila kay Denny o kaya maging ang Minnesota Timberwolves? Hindi na tayo magugulat kung sakaling magsugal nga itong Golden State Warriors pero malalaman natin yan sa November 18.
Pag-usapan muna natin. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.